Pagpapatuloy, Chapter 23, Nakita kang muli. Nakuhang mawala sa mood ni Shai dahil sa sinabi ni Yusuf. Para bang nag-init ang buong katawan niya at gustong patulan si Yusuf. Hoy, Shai ha, gusto kong mabuhay, magdahan-dahan ka lang mag-drive. Bulalas ni Carol dahil sa sobrang bilis nitong magmaneho. Shai, kanina ka pa ha? Naiinis ka ba? Dapat hindi ka na-affected. Hindi ba dapat naka-move on ka na rin? Pagtatanong nito kung kaya't huminahon sa pagmamaneho si Shai. Nagmamadali lang akong magmaneho. Pagdadahilan ni Shai at napangisi na lang si Carol. Talaga lang ha? Sabi ni Carol. Wala nga, okay nga lang. Saad ni Shai. Sa susunod, ipatrive na lang kita kay Mang Jerry. Matamblay niyang sagot. Okay, fine. Basta huwag ka na pong ma-stress ha? Okay? Hinawakan ni Carol ang braso niya at dito tumango si Shai. Samantala, hawak ni Yusuf ang cellphone habang hinihintay niyang sagutin ni Gabriel ang cellphone. Bro! Bulalas ni Yusuf nang makitang sagutin ni Gabriel. Hey bro, guess what? I saw Shai! Masayang sambit nito. And? Kung yan lang ang ibabalita mo, oh please, I'm not interested and I don't care about her. And by the way, pabalik na ako ng Australia. That has good news for you. I'll call you back. Biglang binaba ni Gabriel ang linya pagkatapos nagpatuloy sa paglalakad. Hais! Napabuntong hininga si Yusuf at mukhang siya na lang ang hindi nakaka-move on sa nakaraan. Sa Bicol, oh, kumusta ang lakad ninyo, Carol? Pagtatanong ni Nanay Cassandra. Napansin niyang wala sa timpla ang anak pagkatapos nitong pumunta ng Manila. Pangatlong araw na nitong tahimik. Ayos lang, Ma. Maikling sagot nito at sumandal. Ma, ayoko na pong bumalik sa Manila. Pakiramdam ko sinasaksak ako ng lugar na yun at sumasagi lahat sa isip ko ang mga masasamang nangyari. Sobrang sakit, Ma. Pagyakap niya sa kanyang ina. Huwag kang umiyak dahil nakalayo na tayo sa lugar na yun. Kaya nga bumalik tayo sa Bicol dahil isa lang ang ibig sabihin nito. Dito talaga ang buhay natin. Sambit nito. Ilang buwan pa ang nakalipas. Paunti-unting bumabangon si Shai. Bumabalik na yung dating Shai. Palagi niyang napapanood sa telebisyon si Lou. At ang napangasawa nito dahil madalas itong napapanood sa commercial ng mga pagkain o restaurant advertisement. Araw-araw siyang binabagabag ng nakaraan. Hindi ganun kadali ang naranasan niya. Lalong alam niya sa sariling hindi siya nakalaban sa ginawa ni Lou sa kanya. Araw-araw pa rin siyang nangungulila kay Sheena. Hindi na lang niya ito ay pinapakita sa kanyang ina. Hello, Shai! Beshi! May bago akong business sa Manila. Puntahan mo naman ako, namimiss na kita. Saad ni Carol habang nasa kabilang linya. Nakuhang bumalik ni Carol sa Manila matapos ng ilang buwan na binantayan niya si Shai sa pagdadalamhati nito sa namatay na anak. Ngayon na bumalik ito sa Manila para ipagpatuloy ang pangarap niyang pag-franchise ng isang sikat na fast food chain sa Pilipinas. Alam mo namang binaon ko na sa limot ang Manila, Carol? Pagtawa ni Shai. Ikaw ang gusto kong maging manager. Sambit nito. Alam mong hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Iba na lang. Mabuti na at nandito ako sa Bicol, mas tahimik ang buhay. Okay na ako rito, pagsagot niya. Pero kapag nakapag-isip ka na, tawag mo lang ako at pupuntahan kita dyan para sunduin. Pagngiti ni Carol sa kanya. Tumango lang si Shai at mahinang sumagot. Iba't ibang tourist ang napapadako sa kanilang karinderya na nakapwesto malapit sa terminal ng bus. Dito rin nakapagtayo ng bahay si Shai mula sa sipag at tiyaga. Sa Maynila, Hi Carol! Napatayo bigla si Carol mula sa kanyang kinauupuan nang makita si Yusuf na may hawak na bulaklak. Lumapit ang binata sa kanya at halos hindi makahinga si Carol sa sobrang kaba. Ah, anong kinagawa mo dito? Sambit nito. Pwede ba akong manligaw ulit? Hindi na nakasagot si Carol at para bang natatakot sa paglapit ni Yusuf. We, itatanong mo lang sa akin kung nasan si Shai, right? Huwag nga ako, Yusuf. Wala ka mapapala dahil hindi ko sasabihin. At pwede tigilan na nga ni Gabriel si Shai? Diretsyong sagot nito. Napakunot kilay si Yusuf at binitiwan ng bulaklak na hawak. Pagkatapos, hinawakan ang braso niya. No, matagal lang nakamove on si Gabriel kay Shai. Matagal nang pabalik-balik sa Pilipinas si Gabriel pero wala na siyang pakialam sa buhay ni Shai. Ano bang iniisip mo ha? Pagkunot noon ito. Sigurado ka? Mahal na mahal ni Gabriel ang kaibigan ko. Sigurado kong ipinapahanap niya ang kaibigan ko. Saad nito at inirapan si Yusuf. Come on,
May girlfriend na si Gabriel. Besides, yun ang balak niyang pakasalan. At ako, matagal na kaming hiwalay ng asawa ko. I'm sorry, okay? Mahinang sambit nito. Wala akong nagawa para ipaglaban ka nun. Pero dito, o ngayon ko na-realize na gusto kita, Carol. Oo, weirdong lalaki ako. Transgender ka. Pinakawalan ko pa ang babae kong asawa. Pero ikaw ang rason kung bakit ako masaya, hindi sa kanya. Please, hayaan mong ligawan kita ulit. Pakiusap nito at parabang natunaw ang puso ni Carol sa kanya. Achuchu? Sus! Umalis ka na nga. Busy ako at wala kang mapapala sa akin. Sambit niya at tinalikuran si Yusuf. Naiwang durog ang puso ni Yusuf dahil sa mga sinabi ni Carol sa kanya. 3 years later, mas lumago ang business nila Shai at Nanay Cassandra. Ngayon na may mga tao na silang nagtatrabaho para sa kainan, lalong si Nanay Cassandra na nakaupo at nagbabantay na lamang. Gawa na rin ang katandaan kung kaya't hindi na siya pinapakilos ni Shai na pwedeng maging rason para sumakit ang likuran nito. Eh, Shai, anak, may turista ngayong darating. Inabisuhan ako ni Manong Jojo. Siya ang driver ng bus. Masayang sinabi ni Nanay Cassandra kay Shai na nagkakatay ng manok sa kusina. Mama, ito na po. Inihahanda na namin ang pagkain. Saad ni Shai. Matapos ang 3 taon na nakalipas, ganun pa rin si Shai. Simple at akala mo'y lalaki kung kumilos. Patuloy pa rin siyang nag-iipon para sa kanyang pag-aaral at para sa pinapalawak na kainan dito sa Bicol. Mahirap pagsabayin ang pangarap at pagtatrabaho. Pero mas mahirap ang wala kang pangarap at trabaho. Nako Shai, ayusin mo nga yung sarili mo at napakadumi mo. Magsuklay ka nga. E paano ka makakabingwit ng asawa kung ganyan ka? Pagtawa ni Nanay Cassandra at mga kasamahan nito sa kusina. Panay siyang nirereto ng kanyang ina sa mga kakilala nito. Pero ni isa walang sinipot si Shai sa date. Mama, wala akong time para dyan. Saad nito at bumalik sa kanyang ginagawa. Hey, hindi kita maintindihan kung bakit ganyan ka. Matagal na ang nakalipas, Shai. Buksan mo ang puso mo para magmahal ka ulit. Saad nito. Sapat na po ang pagmamahal ko sa pangarap at negosyo ko, ma. Bumalik na po kayo doon at madudumihan ka pa, mama. Saad niya at pinagtulakan si Nanay Cassandra habang nagtatawanan ang mag-ina. Samantala, si Gabriel. When the days are cold and the cards so fold and the saints we see are made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we are still made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Hawak ni Gabriel ang manibela at walang tigil sa pagkanta habang nagmamaneho. This is the first time na sasama siya sa team building ng kumpanya, lalo ngayon na siya na ang COO. Hindi nakisabay si Gabriel sa mga empleyado, habang si Yusuf na nakisabay sa bus dahil tamad magmaneho ang kaibigan. Hindi na maling bumalik at nangulit si Yusuf kay Carol. Mabuti at nasampal na ng katotohanan si Yusuf kung kaya't nakuha na nitong makapag-move on kay Carol. Nang biglang na-switch niya sa ibang kanta. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Napangiti si Gabriel at naalala niya ang kantang pinang-aasar niya kay Shai at ito rin ang paborito niyang kanta para sa babaeng dating minahal. Katulad ng dati, bumalik si Gabriel sa buhay niya. Babae, bisyo at kung ano-ano pang mapaglilibangan sa kanya. Pakiramdam niya lahat ng ito ay karma. Nakukuha niyang makita si Lou sa isang international convention at dito niya napagtanto na masakit mawala ng kaibigan. Aminado siyang mataas ang kanyang ihi kung kaya't hindi niya rin nilalapitan si Lou. Ngayon na mas successful pa ito kaysa sa kanya. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho. Sa wakas, nakuha din nating marating ang Bicol. Saad niya kay Yusuf at nag-inat pa. Habang si Gabriel na halos sumakit na ang balakang dahil sa nakakaramdam na ng rayuma ang lalaki. See? Nirarayuma! Ang tanda mo na! Pang-aasar ni Yusuf sa kanya. Hell you, Yusuf! Gutom na ako! Busang wat at asar nitong sinabi
kung kaya't naglakad na ito para sundan ang mga empleyado. Maingay at kalamoy sila ang may-ari ng kinakainan. Habang naghihintay si Gabriel, napansin niya ang strawberry shake at isinama sa order niya. Alam niya sa sarili na magmula na laman niyang paborito ni Shai ang strawberry shake ay naging paborito niya rin itong flavor at prutas. Masarap ba dito? Pagtanong ni Gabriel kay Tope. Oo, masarap, sabi ni Mang Jojo. Kilala to sa Bicol, kaya dito tayo dinala, saad ni Yusuf. Patingin-tingin lang si Gabriel sa paligid at sinalpak ang headset dahil sa ingay ng mga empleyado. Ilang sandali, para bang tumigil ang mundo ni Gabriel sa nakita. Isang pamilyar na muka. Isang babae ang lumabas sa kusina na may bit-bit na tray ng pagkain. Mahaba ang buhok, kayumanggi at napakagandang babae. Inalis niya ang kanyang headset. Shai! Nakatakas ang kambing! Narinig niyang sigaw ni Nanay Cassandra. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Gabriel nang makita si Shai at Nanay Cassandra pagkatapos ng 3 taon. Mama, saglit! Ibinaba niya ang tray pagkatapos tumakbo papasok sa kusina para dumaan sa backdoor. Oh, saan ka pumunta, Gabriel? Bulalas ni Yusuf. Ahabulin ko rin ang kambing. Wala sa wisyo na sagot ni Gabriel at kumaripas din sa pagtakbo. Ha? Taka naman ni Yusuf. Mainit at maalinsangan ang pakiramdam. Walang pakialam na tumakbo si Gabriel sa palayan. Sa likuran ng kainan, isa itong malawak na palayan at dito may mga tanim sila Shai na magagamit niya sa kusina. Halikang kambing ka! Sigaw ni Shai at nasubsob pa ito sa putikan. Ah! Matigas na ulo mo ha! Lagot ka sa akin! Muli niyang hinatak ang tali nito at naglakad si Shai para makabalik sa kainan. Alaga ito ng kanyang nanay Cassandra. Napakatigas ng ulo ng kambing, kaya ang ipinangalan ng kanyang ina dito ay Shaina. Kapangalan pa niya. Ikaw Shaina, tumutulad ka na rin sa akin ha! Bulalas niya. Shai! Napatigil sa paglalakad si Shai at ang kambing. Isang pamilyar na boses na matagalan niyang hindi narinig ng mahabang panahon. Paunti-unting nagsitaasan ang balahibo ni Shai nang makita si Gabriel. Parehong tulala sa isa't isa ang dalawa. Meh! Nagulat si Shai dahil sa biglang paghawa ng ingay ng kambing. Meh! Meh! Nang, how are you? Hinarang ang lalakaran ni Shai dahil alam ni Shai kung ano ang magiging reaksyon niya. Pagkatapos ng 3 taon, muli silang nagkita. Pinagmasdan ni Gabriel ang babae na tahimik lang at hindi siya tinitignan. Inalis niya ang suot na kot. Pagkatapos ay kinusko sa putikan nitong braso. Okay lang ako. Salamat. Excuse lang. Sambit niya. Pero hinawakan ni Gabriel ang kamay niya. I'm glad nagkita tayo ulit. Muling sinabi ni Gabriel. Ako rin. Salamat. Matamlay nitong sagot. Nagmamadaling maglakad si Shai para maligo at magpalit ng damit. Kambing-kambing, bakit ang tigas ng ulo mo? Nakita pa ako ni Gabriel. Teka, pakana mo yun no? Talagang kakatayin na kita. Saad ni Shai habang kausap ang alaga ng kanyang ina. Bakit ganito reaksyon ko? Dapat masaya ka na. Muli niyang dinampot ang apron. Pagkatapos, bumalik sa kusina. Sinilip niya ang paligid at dito nakita niya si Yusuf na kumakain. At si Gabriel na patingin-tingin lang sa paligid at mukhang may hinahanap. Tumayo si Gabriel at biglang nilapitan si Nanay Cassandra. Good afternoon, Nanay Cassandra. Nice to see you again. Pagbati niya sa nanay ni Shai. Para bang nakakita ng multo ang ina nito at napakurap pa ng ilang beses. Magandang hapon din! Kayo pala ang bisitang pupunta dito. Maraming salamat! Saad ni Nanay Cassandra at hinagkan si Gabriel. Namiss kita, Superman, kay tagal nating di nagkita. Pagngiti ni Gabriel at nagmano ito. Si Shina po, namiss ko na siya. Asan po siya? Inosenteng pagtatanong nito. Umiling lang si Nanay Cassandra at hindi nakuha ni Gabriel ang mensahe. Matagal na siyang patay, iho. Malungkot ang pagngiti ni Nanay Cassandra. Oh, I'm sorry. Bigla niyang hinagkan si Nanay Cassandra. I really didn't know. Kailan pa? Muling pagtatanong niya, nung nasa Hong Kong si, naputol ang pag-uusap nila nang biglang lumabas si Shai. Muling nagkatinginan ang dalawa at nginitian lang ni Shai si Gabriel. Mama, mauna muna ako. May asikasuhin lang po ako. Sambit nito. Ngayon na ba ang pag-uusap niyo ni Sir Aldama? Pagkukumpirma ni Nanay Cassandra. Opo ma, excuse, mauna na ako.
pagpapaalam niya at ngumiti na lang kay Gabriel. Sa paglalakad ni Shai, biglang hinablot ni Gabriel ang kamay niya. Nagulat si Shai at akala mo'y nakakita ng multo. Hatid na kita, sambit ni Gabriel. No, thanks. Ako na lang. Salamat. Matamlay niyang sagot kay Gabriel. No, I insist. I think I know the person you will talk to. Mr. Luis Aldama, right? Sambit ni Gabriel at napatango si Shai. Kakilala mo siya? Pagtatanong ni Shai. Sa resort niya kami tutuloy for team building. I can help you. Ano bang pakay mo sa kanya? Pagtatanong ni Gabriel at pinagbuksan pa ng pinto si Shai. Pag-upo niya, nakahinga din si Shai. Pagtapos napasinghap ulit dahil biglang sumulpot si Gabriel sa driver's seat. Kasi ino-offer ko ang commercial establishment na hinuhulugan ko. Masyado na kasing mabigat sa bulsa kaya ipapasalo ko kay sir. Kilala kasi siyang negosyante, baka lang interesado siya. Sambit ni Shai. Really? Kumusta ka naman? Pautal-utal na pagtatanong ni Gabriel sa kanya. Okay naman, ikaw kumusta kayo? Pagtatanong ni Shai. Napangiti si Gabriel at tumango na lang. Okay naman, binata na ang dalawa. Shai, I heard about China. I'm sorry. Saad nito? Napasulyap siya kay Shai at gumiti lang ito. Bahagyang naninibago si Gabriel sa babae dahil iba ang pagkilos nito. Nawala ang pagiging matapang at palaban nitong aura. Life will give you shit. Nasa'yo kung paano mo ihahandle. Sagot ni Shai sa kanya. Malayo-layo ang biyahe nila. Ganun din at tahimik pa rin si Shai. Walang maisip na itatanong si Gabriel, kaya nakuha na lang niyang manahimik. Ilang sandali, binuksan ni Gabriel ang MP3 sa kotse dahil sa nakakabingi ang katahimikan nilang dalawa. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. Para bang robot na disusi ang dalawa at biglang nagkatinginan dahil sa music na biglang nagplay sa radio. Anong kalokohan to? Pinaglalaroan na naman ba ako ng tadhana? Bulong ni Shai at biglang gusto na lang niyang tumalon sa kotse. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. Hindi inilintana ni Gabriel ang tensyon sa loob ng kotse. Minabuti na lang niyang sabayan ang kanta. Para bang pilit niyang iniibsan ang tensyon sa reaksyon ni Shai. Nababasa niya ang ekspresyon ng mukha nito. Malayo pa ba? Biglang pagtatanong ni Shai dahil para bang nasa remote area na sila ng Bicol. Talahib at mabato pa ang daan. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. Oh.